Kumusta mga kasaliksik? Isang normal na araw para sa karamihan ng makakita ng isang napakagandang mga ulap at maaliwalas na sikat ng araw. Pero alam naman natin na hindi araw-araw ay ganito ang ating dadatnan. Mas maganda nang handa tayo sa pinakamalalang pwedeng mangyari. Kaya naman para sa video na ito ay tampok ang 10 kakaiba at delikadong ulap na nakita sa mundo. Kaya kung handa ka ng masilayan ito ay simulan na natin. Number 10, Roll Clouds. Tunay na kakaiba ang mga roll clouds dahil sa formation ng ulap na pahiga para bang isang haba ng cotton candy. Nakakatakam, hindi ba? Sa kabilang banda, ang uri nito ay mula sa cumulonimbus cloud na alam naman nating kaugnay ng isang thunderstorm. Ang roll cloud ay kayang tumagal ng ilang oras at kaya pa nito na mas humaba. Nakakabahala kung tignan ang isang roll clouds. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi daw kinukonsidera na harmful ang mga roll clouds. Sa katunayan, nabubuo daw ang mga ito sa calm weather condition ng dahil sa sea breeze. Gayunpaman, sa ilan o bihirang kaso ng roll clouds, nagkakaroon talaga ng thunderstorm. Kaya naman, hindi tayo pwede magpakakampante kahit na maganda ito titigan. Oops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Nakapag pinindot mo ang subscribe button at na-hit ang like, ay siguradong suswertihin ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, Mushroom Clouds. Malalaman mo na agad ang itsura at hugis nito mula sa kanyang pangalan. Ang mushroom clouds ay mula sa volcanic eruption na ayon sa pag-aaral, naglalaman ito ng debris, smoke, at condensed water vapor na nagre-resulta ng malawak at malaking explosion. At dahil nga mula ito sa bulkan, lubhang mapanganib din ito para sa lahat ng tao at maging mga hayop ay apektado. Ang sinasabing magiging epekto nito ay beta burns kapag nagkakontak ang tao o hayop sa abo ng nuclear blast. Gaya ng volcanic ash, isa rin itong mushroom clouds sa pinakakinatatakutan ng lahat dahil sadyang kaakibat ng pagsabog ang kapahamakan, lalo na sa kalusugan ng mga may buhay. Kaya huwag magpapalin lang sa kahit anumang ganda ng formation nito. Number 8, Lenticular Clouds. Kakaiba naman talaga ang isang lenticular clouds na ihahalin tulad pa nga ang formation nito sa isang flying saucers ng science fiction. Napoform ang mga lenticular clouds sa troposphere habang umiihip ang hangin sa mga burol at bulkan. Nakakamangha itong tignan, ngunit sadyang mapanganib din ang lenticular clouds, lalo na sa mga aircrafts. Kaya naman ang mga piloto ay tinitignang maigi ang himpapawid, maiwasan lamang ito. Sinasabi pa nga na kahit walang ulap na nabubuo, ang hangin pa rin galing sa mountain wave ay bumabagsak sa lupa na isa ring delikado dahil nagre-resulta ito ng gusty wind na talaga namang pahamak sa mga mata natin. Pero alam mo bang kinabibiliban pa rin ang lenticular clouds dahil kaya nitong ipredict o malaman kung saan ang direksyon ng hangin. Number 7, Supercell Storm Cloud. Kilala rin ito bilang rotating thunderstorm. Isa sa pinakakinatatakutan na ulap ang supercell storm dahil sa lawak ng pag-ikot na sinasakop nito. Ang ganitong ulap ay pwedeng mangyari kahit saang lugar sa mundo. Subalit, madalas na sa Great Plains ng United States ito nangyayari at mas kilala lang sa tawag na Tornado Alley. Sa kabilang banda, itsura pa lang ng supercell storm cloud ay tunay na nakakatakot na. Ano pa kaya kapag naganap na ito? Lubhang mapanganib ang supercell storm dahil nagdudulot ito ng pagbaha, dulot ng malakas na pagulan at weak to strong tornadoes na talaga namang kinatatakutan ng lahat na mangyari. Kaya naman dapat na maging handa ang mga tao bago pa magsakuna. Number 6, Funnel Cloud. Ang funnel cloud ay hugis, cone na animay, ulap sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ayon sa pagsisuri, hindi kailanman dumidikit sa lupa ang funnel cloud na ito. Para lamang itong nakabiting sa langit.
Inaalintulad pa nga ito sa kilala natin na Tornado Alley. Ngunit sinasabi na mas malaki at mas malakas ang pag-ikot ng hangin ng funnel cloud. At dahil isa raw itong uri ng cumulonimbus cloud, inaasahan na mas matinding pagbaha at pagkidlat ang pwedeng mabuo sa lugar na pinagmulan ng funnel cloud. Kaya naman, dapat na maging handa ang lahat sa banta na dulot ng funnel cloud dahil katakot-takot na dilubyo ang mararanasang epekto mula dito. Number 5. Volcanic ash. Bagamat alam na ng nakararami na ang inilalabas o binubuga na abo ng bulkan ay mula sa volcanic eruption, ilan pa rin ang di alam ang sanhi nito sa environment, lalo na sa buhay ng mga tao. Ang volcanic ash ay talaga namang napakamapanganib. Makikita sa video na to na umaabot ng mataas hanggang langit ang buga ng ash na kung susuriin ay mukha na rin itong ulap. At dahil dito, sinasabing nadadala ng hangin ng abo sa kung saan saan. Napakamapanganib talaga nito. Kung titignan lamang ay nakabibilib, ngunit hindi ka nabibilib pa kapag ikaw na ang naapektuhan ng napakalaki at raming abo. Ayon kasi sa pag-aaral, ang volcanic ash ay nagko-contain ng toxic particles at nakamamatay na chemicals. Kaya naman lubha talaga itong mapanganib sa kalusugan ng mga tao at hayop. Dahil ang unang naapektuhan ng pag-inhale natin ng volcanic ash ay ang ating respiratory system. Kaya kung may anunsyo sa inyo na may pagbabadya ng pagsabog ng bulkan, sumunod agad tayo sa pinag-uutos na paglikas dahil tunay nga namang buhay natin ang nakataya rito. Number 4. Polar Stratospheric Clouds. Talaga namang makikita mo agad ang pagkaglamorosa ng mga ulap na ito. Ang Polar Stratospheric Clouds ay mula sa Winter Polar Stratospheric na kilala ring Nicorius Cloud. Ang ulap na ito ay gawa mula sa ice particles na may 10 nanometers wide na siyang nagde-develop ng negative 85 degrees Celsius na temperatura. Dahil sa lamig nito, mas nagde-generate ang vivid iridescent colors na nagbibigay kulay at ganda ng Polar Stratospheric Clouds. Gayunpaman, kahit na magandang tanawin ang nabibigay nito, sadya nga namang may kaakibat pa rin itong panganib dahil sinasabing nakakasira ito sa ating ozone layer. Number 3. Mammothus. Ang mammothus ay tinatawag din na mama mula sa Latin na ang ibig sabihin ay breast dahil daw ito sa formation ng ulap na parang nga namang breast ng isang nanay. Tinuturing na anvil clouds at severe thunderstorm ang mammothus at sadya namang nag-i-indicate ito ng matindi o malakas na bagyo. Para sa mga photographer, isang magandang tanawin at larawan itong mammothus, lalo na kapag ang araw ay sumikat, na talaga namang nagpapaganda lalo rito. Gayunpaman, ang mga mammothus ay makikita mo lamang ng halos 15 minuto hanggang ilang oras. Kung nagtataka ka naman sa laman nito o itsura niya, sinasabing composed daw ng ice at liquid water ang ulap na mammothus. Ang kagandahan dito ay hindi siya ganoon kamapanganib tulad ng ilang ulap. Ngunit pakatandaan na kahit anong kakaibang ulap ay nagdadala rin ng ilang senyalis ng pag-ulan, pagkidlat at matinding bagyo. Kaya naman huwag pakampante sa ganda ng view ng mammothus. Maging maingat pa rin sa pwedeng idulot nito. Number 2. Shelf Clouds. Hindi naman talaga papatalo sa kaibahan ng shelf cloud na ito. Tiniguran itong isa sa nature's most alarming and awesome phenomena sa mundo. Marami ang nabibigani sa ganda ng formation nito na lumalabas tuwing spring at summertime thunderstorm. Dahil sa kakaiba at kaalarmahan, maraming beses na na-featured ang shelf cloud sa mga balita na talaga namang ikinagulat ng lahat ng nakanood. Kung mapapansin mo pa nga sa video na ito, makikita na para itong nakababa sa lupa o tubig. Ang nakakapag-alarma pa rito ay ang formation na akala mo'y isang malaking alon. Kahit na mabighani ka sa taglay nitong kaibahan, may dulot pa rin itong panganib sa lahat dala ng thunderstorm. Kaya naman, tulad ng sinasabi ko kanina, ay doble ingat sa kabila ng taglay nitong ganda. Number 1. Kelvin-Helmholtz Clouds.
Ang Kelvin-Helmholtz cloud ay kilala rin talaga dahil sa taglay nitong wave pattern. Ang pangyayari naman sa ulap na ito ay dahil sa vertical shear kung saan ang two airstream na upper level winds ay mas mabilis ang pagblow ng hangin kaysa sa lower level winds. Kaya ito nag-wave na may rolling na mga patterns. Gayunpaman, tulad ng mga naunang nabanggit, delikado pa rin ang Kelvin-Helmholtz cloud sa kadahilan ng hindi na halos makita ang himpapawid na talaga namang lubhang mapanganib para sa mga aircrafts, passengers at piloto. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang iba-ibang taglay na ganda at kung gaano kadelikado ang mga ulap para sa listahan natin. Pero para sa iyo, anin sa mga ulap na ito ang pinakakinamanghaan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.